Ayon nga mga idol sa isang NBA reporter, dapat na nga daw ito ang gawin ng Los Angeles Lakers, ang adjustment na paglalagay nga kay Anthony Davis bilang sentro nila. At dapat nga daw ay gawin na itong full-time at hindi lamang pasaglit-saglit. Dahil nga daw kasi mga idol na itong Los Angeles Lakers, kapag si AD ay nasa sentro, yung floor spacing nila ay napakaluwang para kay Westbrook at kay LeBron James. Pati na nga rin daw yung ability ni Anthony Davis na dumepensa sa mga gwardya kapag sa pick and rolls. Dagdag niya pa na mas mapapabilis nga daw ng Lakers ang kanilang paglalaro dahil itong si AD ay kaya nga makipagsabayan sa takbuan sa fast break. Yan nga mga idol ang isang magandang suggestion ng isang NBA reporter dito sa Lakers. At mga idol, sa tingin ko tama naman siya dahil kung si Anthony Davis talaga ay nasa center position ay mas maraming ang positibong makukuha itong team ng Los Angeles Lakers kesa sa negatibo. Ang kinakailangan lang talaga mga idol ay ang commitment nga neto ni Anthony Davis. Dapat niya ring baguhin ang kanyang laro bilang isang true big man, yung may kipagbakbakan at manggaan talaga sa paint na ginagawa nga ng mga sentro ngayon sa NBA. At alam din naman natin mga idol ang defensive skills ni AD, diba? Kayang-kaya niyang bantayan ng lahat from point guard to center. So kayo ba mga idol, sang-ayon ba kayo dito sa isang suggestion na ito? Si Anthony Davis magiging full-time center na nga ng Los Angeles Lakers. Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating sunod na balita naman mga idol, itong si Giannis Antetokounmpo daw ay mas magaling na dito kay Kevin Durant. Ayon niyan sa isang NBA analyst na si Chris Broussard. Sabi niya kapag nga daw nilagay itong si Kevin Durant sa team ng Milwaukee Bucks ay hindi sila mananalo ng championship. Hindi kagaya nung ginawa nito ni Giannis Antetokounmpo last year. At yung statement niyang yan mga idol ay sinalubong ng fans ng hindi pagsang-ayon. Alam naman daw natin ang kakayahan nito ni Kevin Durant at sigurado daw mas magaling siya dito kay Giannis Antetokounmpo. At ang isa pa nilang ebidensya mga idol na ito nga daw si Kevin Durant ngayong season ay isang frontrunner bilang MVP. At isa raw yung patunay na mas magaling talaga si KD dito kay Giannis. So kayo ba mga idol, sang-ayon ba kayo na itong si Giannis Antetokounmpo ay mas magaling nga kay Kevin Durant? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita ng nga mga idol, ito nga ang tinaguroang susunod na Alex Caruso ng Lakers na si Mac lang ay napakaganda nga ng nilaro dito sa G League team ng Los Angeles Lakers. Nagtala siya mga idol ng 26 points, 5 rebounds, 3 assists, 3 steals, 1 block. At against ngayon mga idol sa lottery pick ng Warriors na si Jonathan Kuminga kung saan tinalo rin nila ito 107-103. Yang at nabigyang pansin nga edong si Mac lang mga idol na naglalaro para sa South Bay Lakers at na-excite din ang mga Lakers fans dito sa sikretong player nga ng Lakers dito sa kanilang G League team. At ganyan-ganyan din nga mga idol ang naging journey ni Alex Caruso from G League to a very solid NBA player. So yan ang alamang muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!